Hello mga kapatid, magandang umaga po. Tayo pa'y magbibigay lang ng ilang komento regarding sa mga nangyayari sa ating bansa. Ako'y natatawa dahil itong mga politikong ito, lalo na yung mga nakaupo, wala nang inatupag kundi ang kanilang mga siraan, ang kanilang mga pagalingan, ang kanilang mga nagagawa na wala namang kasaysayan at puro kapalpakan. Itong si Sara Duterte, panay ang kwento sa mga nakaraan nila ni Aimee Marcos, hindi tayo interesado doon. Ang interes natin sa mga Duterte ay mawala sa gobyerno. Kahit ano pa ang kanilang pinagsamahan ng unit team, kahit sino pang may pagkakasala sa kanilang mga pag-upo, wala tayo ng pakialam, total andyan na sila, nakaupo na sila eh. Panindigan na lang sana nila. At sana pinilit nilang gumanda ang kanilang mga nagagawa sa gobyerno, di ba? Hindi yung puro sila ngayon siraan. Bakit tuwing mag-eleksyon, lumalabas ang mga tunay na kulay? Kasi pagalingan, pagandahan ng papel sa taong bayan. Pero puro kawalang hiya naman pag na-elect na sila. Diba? Ganun yun eh. Kaya itong mga taga-Comelec, ito yung mga konsentidor talaga. No? Ang Comelec talaga ang nagpapahamak sa bansa. No? Kahit sino pa ang tumakbo, kung sino ang tunay na tinangkilik at ibinoto ng tao, yun ang dapat nilang paupuin. Hindi yung nakakapagbayad sa kanila, hindi yung kasinungalingan, hindi yung mga panlilinlang ang pinaiiral nitong mga taga-Comelec. At dito naman sa mga politikong ito, ako, hindi ako pabor kay Marcos. Mas lalong hindi ako pabor sa mga Duterte. Maraming tauhan si Marcos na hindi ko ginugusto ang mga attitude nila sa gobyerno. Simpleng mamamayan ako pero marunong ako tumingin ng taong tama at mali. No? Ngayon, kung sinasabi ni Sara Duterte na si Aimee Marcos ang nagyaya sa kanya na mag-vice presidente, bakit siya pumayag? Pagkatapos ngayon, aangal siya. Pampagulo sila sa isip ng taong bayan. Pinagmumukha nila mga chismoso at chismosa talaga mga Pilipino. Dahil puro chismisan, puro siraan, puro kawalang hiyan lang ang kanilang idinudulot sa atin. Pwes hindi tayo chismoso at chismosa. Kaya nga natin pinupunay. Kaya nga natin minumuray ang mga Hudas na yan. Kasi wala talaga silang magawa. Puro panlilin lang, puro kawalang hiyaan, puro yung mga nagawa nilang kabastusan, puro walang respeto. Paano po pa ibaboboto yan? Paano mo pa i-endorso yung mga yan? No? To si Marcos, wala nang ginawa. Eto si Duterte, puro paghihiganti ang gusto.